Maraming mga tumutulong sa mga may sakit, kabilang na ang mga psychologists ay nagsaad. Kinakailangan nating maunawaan ang psychology of illness o ang psikolohiya ng may sakit. Kadarasan, ang mga may sakit ay bukod sa matamlay ang katawan, ay halos lumalayo sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang kaanak, humihiwalay. At kabilang dito sa psikolohiya ng may sakit, maliban sa katamlayan, ay ang kawalan ng gana, lalo na sa bahagi ng panghihina sa pananampalataya. Isang natural na reaksyon. At dahil dito, sa pangunawa natin sa kanilang kalagayan, ang pamilya, ang mga nasa larangan ng paglamot ay may malaking puwang upang sa gayon bigyang lakas, pag-asa ang may sakit. At dito sa Ebanghelyo natin ngayon, kapuna-puna na ang unang napansin ng Panginoon at binigyan niya ng malaking pananaw at pagtingin ay hindi yung may sakit. Alam niyo, unang niyang napuna, ang unang niyang napansin, yung naggala kay Jesus. Balikan natin. Pagdating niya doon, dinala sa kanya ng ilang katao ang isang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob." Sa puntong ito, ang unang nagbigay pagtingin para sa Panginoon ay yung kalakasan ng pananampalataya ng mga taong naglapit kay Jesus sa isang paralitiko. Kung gayon, nais ko rin bigyan diin na tayong mga nakikibahagi, tumutulong, napakalaki ng ating kontribusyon sa ating mga inaalagaan o kinakalinga. Kung kaya nga't una at higit sa lahat, tayo na kanyang kasambahay, na kanyang kasama sa bahagi ng pagtugon ng may sakit, ay nangangailangang maipadama ang tunay na pagpapahalaga natin at pagmamahal natin doon
sa kinakalinga natin. Hindi lang ito for the sake of work. Hindi lang ito for the sake na magampanan natin ang ating tungkulin sa kanila. Manapay, kaakibat doon ang ating puso. Ilan na kayang may sakit ang dumaan sa ating mga kamay at sa ating pagkalinga? Ang kinalinga natin o joke ng pananampalataya o joke ng pag-ibig o diyok ng pagbibigay pag-asa. Kapatid, gagawa rin naman tayo ng mabuti para sa ating kapwa. Lakipan natin ito ng pananampalataya at pagmamahal. Amen.